paborito ko. So nilagay ko po naman po siya sa oven. Bago ang gisado na po ito. Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakang Lakbay. Yan, pagsasalubuhan po natin ngayon ay Ilocos Food. Meron po tayong kanin. Nilagyan ko lang po yan ng pritong sibuyas sa ibabaw. Pork binagongan. Meron pong pritong talong. Sukang maraming sili na may sibuyas. Crispy bagnet. At dinding-ding, syempre. Basta na po natin mag-prepare. Lagay po muna ako ng mga mushroom. Okay ba? Nilagay ko po sa freezer. Oh. Ito po masarap dinding-ding. Ako po itong first class penny bun. Ito po medyo yams po yung nilalagay itong penny bun. Parang medyo firm. Maganda po yung texture. Maganda po. Games na. Ganyan po sa gubat. Pag kinuha po sa kagitnaan ng gubat, walang mga buhang. Pabrush lang. Habang niluluto po natin ang mushroom para sa dinding, sa pork binagoong ano po, ayan, nakikita niyo po yan, taba. Wala po yung balat. Medyo pachichicharonin ko ng konti para mas masarap. Ayan, pag kumukulo na po, lagay na po natin ang ating labong. Pag gagamit po kayo ng labong na dilata, gasang po hindi yung mabuti kasi may amoy po ito. Ito yung gasang po mabuti, binalik ko lang sa lata para hindi naman magdadag. Nadadagdagan yung hugasin po. Huwag po natin mabuti. Sa abang dalagay po kayo ng labong na galing sa nilata, huwag niyo pong tatakpan para yung amoy mag-evaporate. Okay, ha? At naglagay din po tayo ng... Hold on. Just a second. Ito, sili. May mga ganyan sili po sa ano, sa Ilocos, yung maliit, masarap po sa tinding. Kaya lang po natin siyang kumulo. At sa ating pork binagoongan, mapapansin po niyo kasi wala pong balat po itong baboy, itong taba na may laman. Ganyan po talaga, hindi po siya masyadong magiging golden brown. So maglagay na po tayo ng, meron po ako itong bagoong, gisado na po ito. Pasensya na po kayo sa medyo may ubong na ingay dahil nakabukas po yung range hood. Baka mamoy po kasi dito sa loob ng bahay. Lagyan po tayo buong sili. Kasi meron na po yung mga sili po. Yung ginisang pong bagong. So gusto ko po maganda po yung presentation. Di ba appetizing? Saka pag maglalagay din po kayo sa mga garapon, kung spicy, maglagay po yung mga tatlo o apat na sili sa gilid. Pero huwag naman po yung hilaw. Kailangan po yan, gisado. Kasi pag hilaw po, baka mag-cause po yun ng mold. Ayan. Okay ba? Ang ganda pong tignan. Hindi pa tutuyin po natin. Kasi ito po, may ibabaw mantika po yan. Nagaling sa baboy. Pakasarap naman. At meron na po kong pritong talong. Ibabaw ko na lang po mamaya. O, di ba? Sa atin naman pong dinding-deng, kumukulo-kulo na po, nalay ko na po itong bagong isda. Kansyado ko na po ito. Kung paano kinikiliti ang kidney ko. Aray lang po natin ang bahagya. Buti mo po yung alat kung tama lang. Konti pa. Pwede rin po kayo magdagdag ng patis para mas malinang lang po. Ayaw nyo po masyadong maraming bagong. Ayan, dito na po ang ating pork binagoong. Ang mapapansin po ninyo dito sa ginisa ko pong bagoong, marami pong laman. Okay, ha? At yung taba, separate ko pong pibrito. Bakit po ganun ang ginawa ko? Kasi
kapag hinalo nyo po agad itong tabak, lalambot po siya. Pero mas depende sa inyo kasi ako po gusto ko may konting crunch. May lulutong pa po yung taba niyan pag luto kasi nga po mantika. So may bibago, hindi po tubig. Ah, ready na po itong ating pork binagoongan. Iibabaw ko na lang po mamaya yung talong. Ayan, huluan na po. Ako, napakagaw, napakasarap. Lagay na po natin ng sibuyas na pula. Bakit po medyo nahuli yung sibuyas? Kasi nakalimutan ko po. Ayan po muna natin pumuli para lumasay yung sibuyas. At wala na po akong naamoy na medyo strong na amoy po nung labong na dilata. Ayan, ganda na po ng resulta. Amoy ko na po yung sibuyas at lumasa na. Kapag gusto nyo pong mukbang na, i-fast forward yun lang po. Pero ang gandang-ganda talaga kayo sa ganda ng boses po. Dorables lang po tayo. At naliliwan naman kayo. Go lang. At kung gusto nyo nagubuisit ako, makinig lang po tayo. Lagyan po tayo ng spinach. Sa Ilocos po, may mga taga-norte. Yung sibuyas lang, tapos bagoong, kabote sa ilalim po ng saging. Panahon po ngayon. Tapos, dahon ng kampalayan na pangasarap. Tapos, may inihon na isda. May parinong isda. May magnet. Magnet po natin ang sa... Ilagay ko po sa oven mamaya. Pakicrispy ko pa po. Yan. Ang spinach naman po, madali po maluto. Baka ba po naman. Pakasarap. Maglalagay din po ako ng ano? Yung dried na alaman. Ito na po talaga isa po ito sa pinaka gusto ko pong lutuin dininding. Ayan, hindi naman po masyadong dadamihan dahil hindi naman po tayo magigisa ng alamak. Ayan, ayan na po yan. Ayan lang po natin kumulo at ready to serve. At ready to serve na po. Ayan, papuputukin na po natin kasi may pakikrispy po natin skin. Pati ba, proud po kasi ako po yung unang-unang nag-upload po sa YouTube na pinaputukan crispy kahit ano pong bawang. Salamat po sa mga nagutok po sa recipe. Kailangan po yung mantika po, mainit na mainit. Dahan-dahan po ha. Pero ang recommendation ko po sa labas, mas okay po. Try po muna natin to. Ito po yung paborito ko. So, nilagay ko po naman po siya sa oven. Na naluto lang po yung balat na parang lecho. Tapos, ipainit po ang mantika at i-crispy po natin. Ayan, di ba? Sarap po tignan ang reaction ako. Huwag naman po masyadong masusunog. Kasi, papa ito. Okay na po sa akin to. Hindi ko na po masyadong pansin kasi matagal naman po ito sa oven at alam na po yung ready na po. Ayan po, ready na. Diba, kaya na po tayo. Mabuhay, ayan. Maraming salamat po sa pangyayon. Sana naman po naging maayos at safe po ang inyong araw. Medyo naglalamig-lamig na rin po, lalo na po dito sa Finland. Mag-autumn na po. At baka po sa mga susunod na buwan, ay umulam na po ng mga niebe o yelo. Bago po tayo mag-umpisa, pasalamat na po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyaya binigyan niyo po sa amin sa araw na to.
Maraming salamat po sa mga biyay minibigay niyo po na talaga pong hindi inaasahan. Dito naman po kami ligtas. Kayo na pong bahala po sa amin. Sinusunod po namin sa inyo sa kanilang Jesus. Amin. Pisa na po natin. Gutom. Siyempre, meron akong extra rice at extra ng sabaw. Ito po. Kaya natin muna dito yung extra. Ito nga muna. Para hindi store po. Diba? Hindi ko lang paano kung umpisaan. Lagi po muna tayo na ano. Some drinks. Ito po ay no sugar. Walang asukal. No sugar free. Sobrang dami nasa palato. Ito yung ating bagnet na sobrang malambot at crispy. Ganyan po ako yun. Kahit medyo nabibilo ako, diretso lang. Sarap. Sabi talaga itong kabuti na ito. Kumakain po ako ganito, kabuti na may labong talagang ibisa po yung mga Ilocano food na niluluto po ng father ko. Diyan pa natin sa gawin din. Hindi gusto ko po mainit yung napapasok po yung bibig ko. Ganun po gusto ko sa sabaw eh. Sa amin din po sa bulak, pag kumakain po ng lugo, gusto po talaga ng mga tao yung mainit na mainit. Yung pag sineserve, kumukulo pa po dun sa malaking kaldero. Yun po. Tapos sa sandukan, lalagyan ng ano, bawang. Pritong bawang. Tapos. Nainit. Ang bagnit. Laban po talaga. Alam mo kasi pinakuluan ko po ito talaga. Ang dahan-dahan. Bagnit style. Napakasarap.
Mula talaga. Panalo pa na. Habang niluluto ko po, talagal ko kanina. Takam-takam ako, lalo gutom na gutom na kayo. Hindi lang ako inanto. Alam niyo po yung gutom-gutom kayo tapos sobrang na hindi niyo po yung kinakain po niyo. Diba? At tapos medyo pagod kayo. Ito po yung talong na ano, yung stripe. Parang zebra eggplant. Hindi po yung purple kaya ganyan po yung kulay. Sarap din po yung taba kasi may laman. Sa pork binagawangan. Saka marami na pong laman, di ba yung bagong kanina? Ayun na natin yung taba. Yung malap. Yung pag binagawa, nilagyan ako ng konting suka para hindi po nakakaumay. Sili. Excuse me.
Excuse me. Excuse me. Pakasarap talaga ng dinibig. Nagtira po ako. Yung mga laman po, hinalo ko na rin po dun sa bagoong yung laman po ng bagla. Pero ito, tira ko baka mamaya. Paano po? Maraming salamat lang po sa inyo oras sa inyo sa pinilangang lakbay bago po tayo magtapos po sa lamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat lang po sa binigay niyo po sa amin sa ngayon, sa buhay, sa mga positibo na nangyayari na way isa. Excuse me po. Kung yung bawat isa, pagising po sa umaga. Excuse me. Ay makita po nila ang positibo po sa kanilang mga sarili at sa inyo pong mga nilika dahil yun po ang magbubukas sa panibagong araw para po mas maging magaan ang pakiramdam ng Panginoon. Kaya bahala po sa amin, sinusto ko na po namin sa inyo lahat sa ngayon po sa amin. Paano po, maraming salamat na po sa inyo oras sa inyo sa pinilang kalakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God blessing at po lagi magandang araw. Laban lang!